Yung mga idol, kamusta? Nonito Donaire Jr. may banta kay Naoya Inoue at world title ni Cuadro Alas walang kawala kay Paul Butler. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So halos mahigit isang buwan na lang nga makikita na natin ang pangalawang salpukan ng dalawang bantamweight superstar sa pagitan ng ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. kontra sa Unified World Champion na si Naoya Inoue. Nagaganapin naman sa Saitama Super Arena sa Japan sa June 7 itong taong kasalukuyan kung saan puspusan na ngayon ang paghahanda ng Pinoy at Hapon para sa kanilang papalapit na bakbakan. Dito kasi malalaman ng karamihan kung sino ba sa kanila ang tunay na boogeyman sa division. Ang pound for pound boxer na si Inoue o ang Pinoy legendary na si Nonito. At kung sino ba ang karapat-dapat na humawak ng tatlong world title at may chance na maging undisputed world champion sa boxing sports. Samantala kung si Inoue sinasabi nito sa laban nila ng Pinoy, dito niya daw tutuldukan ang duda sa kanya ng mga fans bilang hari sa kanyang division at susubukan nito na pagretiruhin ang WBC world champion sa bakbakan. Bagamat kung may matinding banta naman si Inoue kay Nonito, may matinding warning naman si Filipino Flash sa Hapon ayon kasi sa kanyang panayam sa fighthype.com. Brutal na sinabi ng Pinoy na dito daw makikita ng lahat kung ano ba siya kagaling sa bakbakan. May matinding game plan kasi ang Pinoy na hinanda niya para lamang kay Inoue na siguradong siya naman ang dadali sa kanya sa bakbakan. Aminado naman ang 4 division champ na isang halimaw at magaling naman talaga na fighter ang Hapones. Pero hindi ibig sabihin na tinalo siya nito sa kanilang unang laban. Siya na itong mas nakakaangat sa kanya pagdating sa basagan ng mukha sa ibabaw ng lona. Masyadong hindi daw kasi focus inunito sa kanilang unang laban na gusto lamang nito labanan si Inoue noon para durugin lang ito sa bakbakan. At hindi daw ito nag-iisip kung paano manalo sa laban na yon. Pero sa ngayon, ibibigyan niya daw si Inoue ng magandang laban at gamitin ang lahat ng kanyang talino sa pakikipaglaban. May sagot din ang Pinoy sa nagsasabi sa kanya na matanda na daw ito at siguradong mabagal na ang galawan niya sa paparating na paghaharap nila ni Inoue kung saan gugulatin lang daw ng Pinoy ang lahat kapag pinakita nito sa lahat na mas mabilis pa ang kanyang galawan kay Naoya Inoue sa laban. Dagdag pa ng Pinoy, kung sakaling makapagpatama daw siya ng sulit kagaya sa ginawa niya sa first fight nila ng Hapon, malamang isang devastation ito para kay Inoue. Ibig sabihin, hindi lang sugat ang matatanggap nito, kundi karumal-dumal na knockout ang sasapitin nito sa bakbakan. Win this fight. You know, when I fought him the last time, I came in there to just brawl with him, to get him into the war. You know, now I'm coming in to win the fight. You know, that means I'm putting in game plans. I'm putting in the work ethic. I'm putting in a lot of IQ, boxing IQ. Specific little setups, yes, and traps. Exactly. And do you think you stop Inoue in this rematch? You win by knockout? I mean, he showed that he had some grits, he had some chin. But I think with the bigger gloves, when I hit him the same punch, I think it'll be more devastating. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, General Casimero kahit anong gagawin, ibabawian talaga siya ng titulo sa boxing sports. Kung saan marami nga ang mga fans ang naghihintay ngayon sa desisyon ng WBO kung babaklasin ba nila ang titulo kay Cuadro Alas o hindi dahil sa issue nito sa UK sa laban niya kay Paul Butler. Bagamat alin man daw sa dalawa ang maging hatol ng WBO, hindi talaga makakaligtas ang world title ni Cuadro Alas. Dahil kung sakali man natili na kampiyon si Casimero, isigurado maghahalo ang balat sa tinalupan para kay Butler. Hindi kasi ito papayag ng papanigan ulit ng WBO si Casimero at siguradong aapila ang Briton hanggang mapunta sa kanya ang world title dahil malakas nga ang pinanghahawakan nito. Ang sinabi ng WBO na kahit anong rason man na hindi makakalaban si Cuadro Alas sa pangalawang pagharap nila, wala na, talbog na talaga ang titulo nito. Kaya para sa mga boxing experts, wag na daw umasa na babalik pa kay Casimero ang world title na matagal niya pinaghirapan na makuha sa bakbakan.